ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang conditional formatting sa Microsoft Outlook. Sa pagbago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga i-upload kong video. So ito yung tinutukoy natin na conditional formatting. Kung makikita niyo yung aking view, ito yung sa previous video na ginawa natin na pag-customize sa ating view. Kung gusto niyo panoorin, ilagay ko yung description sa link ng video na to. Dito yon yung kinustomize ko na view. And ito yung i-discuss natin sa video na ito, yung conditional formatting. Kung makikita nyo, itong isang email dito ay naiiba yung format niya dito sa mga email na dumating sa akin. So, paano natin ma-achieve ito or bakit natin ginagawang ganito? So, mahalaga gawin natin ganito or from sa specific person, gusto natin na maiba para alam natin agad na ito yung email na from sa kanya o halimbawa yung boss natin para alam natin na naiiba siya dito sa mga incoming email natin or mga sa inbox natin. Madali natin makita. Paano natin ma-achieve? So, pupunta tayo dito sa... So, example natin sa demonstration na ito, ang gagamitin ko ay yung Yahoo ko, yung Yahoo Mail, and ito yon. I-double click ko para sure ito. So, yan. Make sure na nakaselect ang gusto nyo na iiba yung formatting ng inyong email. So, nakaselect ang email na to and pupunta ko dito sa view. Kailangan yung pumunta dito sa view tab. And pag na-click nyo yan, punta kayo dito sa view settings. So, yan. So, sa previous video natin, na-discuss natin ito. And dito tayo ngayon pupunta sa conditional formatting. So, i-click natin to. And mag-add tayo dito ng itong click natin yung add. And maglagay tayo dito ng pangalan. So, halimbawa, Yahoo Mail. Or ilagay natin dyan yung specific person para matandaan natin yung ginawa natin na rules. Yahoo ni OFW, OFWIT. So, yan. Yan na lang para specific. So, pagkatapos, pwede tayo pumili dito ng font. And pili tayo dito ng font pa yung piliin natin yung naiiba or nasa sa inyo ko yung ano yung pipiliin yung na font. So, ito na lang ang piliin natin yung para yung naiiba sa mga font. So, ito na lang ang piliin natin. Yung Grabby font. And pagkatapos, dito sa regular, pwede tayo po mag-select dito kung anong gusto natin dito. Regular or yung bold or depende sa font ito. So, merong mga font na single lang. So, piliin natin yung regular and dito naman yung size. So, gusto natin smaller, normal, big, and bigger. So, pwede kayo pumili dyan. Option nyo yan. And dito, pwede tayo po i-check dito kung gusto natin lagyan ng effect. And sa baba, yung color. So, pili tayo dito. Example ay yung green. And ito yung preview niya. And okay natin. So, dito sa conditional, i-click natin yan and ilalagay natin dito kung ano yung word na gusto natin. So, sa demonstration na to ay gagamitin ko ay lahat ng email na from kay Yahoo. So, ito, ikakopy ko to. Kung nasa contact nyo, ay select nyo dito. Ito, nasa contact ko pala. So, pwede ko piliin to. So, sa demonstration na to, hindi ko na lang isi-select yan. Ikakopy ko na lang kasi naka-ready dito. So, sa inyo, kung nasa contact nyo, pwede nyo siyang iselect dito. And i-paste dito or i-type nyo dito. So, sa akin, naka-type na, kinapi ko kanina. And i-okay ko na lang. So, pagkatapos, okay natin. And okay. And pansinin natin mamaya, yung ating Yahoo, yung Yahoo Mail na to ay hindi siya naka-green. And pag okay ko na to, mag-change ng color. So, ito. Ito ngayon ang nakaselect kaya hindi siya green. Pero pag nag-click ako dito, makikita natin na green. Lahat ng email na from sa OFW Yahoo ay green. So, mapapansin natin agad or makikita natin agad na iba yung format niya. So, ibalik ko sa experiment ko. Hindi ko pa na-experiment sa compact view kung magte-take effect ba. So, hindi siya nag-take effect doon lang sa kinustomize ko na view. So, pag babalik ako doon sa kinustomize ko na view, hindi ko actually ma-remember kung ano ay ito. Ito yung ginamit ko na view. Ito yung kinustomize ko na view, yung test 1. So, dito lang guys. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood at pag-subscribe sa aking mga video. So, have a good day sa inyo lahat.